So what's up mga penyo, and welcome guys sa aking new episode ng aking YouTube channel for aking ano. So what's up mga penyo, and welcome sa new episode of ng aking YouTube channel, new episode sa aking vlog. Ipag-uusapan tayo dito sa tungkol about quarantine. So tingnan natin kung makakadaan ako dito. Thank you pa. Yun, pinadaan tayo. Hindi na tayo tingnan ang ng quarantine pass. So ngayon tingnan natin kung punta tayong Teresa. As of now, extended din ating quarantine. Akala ko matatapos nitong April 30. So bago natin simulan yung ating topic, tingnan natin kung makakalabas ako dito, kung aharangin sa boundary ng Morong and Teresa. And konting hinay lang tayo. Thank you po. So sa ngayon member siya, pinalumpas tayo kasi hinga, may rason naman na punta tayo dito, and pinalagyan tayong punta ng Teresa. So about now, so pag-usapan natin yung quarantine, bali dalawang two part. Two part yung sarami nating visor. Hali, two part yung quarantine natin, yung enhanced community quarantine and general community quarantine. Meron kasing yung pag-extend natin ngayon is mawala or ano, parang wala yung virus at di na kumalat pa. So palampasin natin itong hello, shout out to BFP Philippines. So luwag no. So merong stay sa enhanced community quarantine na Megbit pa, then meron din na lifted. Pero ipapaskal ko kung anong lugar yung mga lifted or yung nasa enhanced community quarantine pa and general. So yung enhanced community quarantine mga penyo is extended ng until May 15, sakto sa pesta ng San Guillermo, no? And mukhang wala kaming handa. So habang nasa enhanced community quarantine, yung mga essential business lang ang pwedeng magbukas na negosyo, tulad ng groceries, drugstore, banko,
Then yung mga remittance center, kailangan yan. Yung pampublikong sasakyan, public transport natin is not allowed. Hindi pwede. So, test muna tayo mga namamasada, kaibigan nating mga ang trabaho ay tricycle driver and jeepney driver. Then bago matapos yung enhanced community quarantine, titingnan o evaluate nila kung pwede na mag general community quarantine. Kasi pag enhanced community quarantine, pumunta pa ng general community quarantine and saka tayo magbabalik sa normal. Tayo hara sa yung topic natin, isa yung general community quarantine. Nasa na ba yun? Ah, doon pala. Mali. Doon pala sa kabila. Alright. So, R15 pata na dito. Alright. So, mapeng yo. Nandito ako sa Moreco Teresa. And hinga. Ito, nakita ko R15 pata sa dati kong motor. R15 B2. Ang ganda pa. So, black screen ko muna mapeng yo. And I will be back. Alright. So, what's up mga pengyo? So, medyo natagalan tayo kasi pumili tayo para meron tayong panggastos. So, inga, nakulong tayo dito sa mga walang hiyang motor na to. Ayaw magparaan. Lagi pa. Alright, nakalabas din mga penyo. So kami na pinag-usapan natin ng enhanced community quarantine. So dito naman tayo sa general community quarantine na start at May 1. So, medyo lifted na yung mga iba't ibang lugar. Then, ito yung mga lugar na lifted dito sa next screen. So, yun nga mga penyo. Wait for the update of the government before May 15 para advice kung normal na buhay ng lugar na nalifted. So dun sa general community quarantine areas, yung mga yung not risky na lugar, yung public transport ay pwede na mag trabaho yung mga driver natin. So pero medyo minimal ang may sasakay kasi kailangan ng social distancing para hindi na bumalik mga virus at mamatay at mawala ng tuluyan. So may 2 weeks sila para ang patupad yung general community quarantine. Then syempre mga negosyo ay mag-open na. So yung ibang sa lugar na general community quarantine is kapag trabaho na, pero papairalin din na muna yung social distancing. Then katulad na sabi ko kanina, mag-aanan sa ating pamahalaan kung
babalik na sa normal na buhay ang nasa general community quarantine. Although yung mga outer nila, siyempre hintay natin nasa enhanced community quarantine, then pasok uli sa general community quarantine, then yun na. Alright, may ginagawang kuryente. So, yun nga, may mga pagkain ng baboy, manok, open sila dito sa Bulak, Teresa Rizal. So, yung mga pengo, yung mga ating status ng community quarantine dito sa Teresa and Warong Rizal. Dun sa bayan ng Teresa, medyo pila-pila sa unit top, then sa video, ang haba ng pila. Grabe, isang oras yata ako nagpumila dun. Alright. Alright. So, hinga na BPA yung aking item, pero pumila sa video. Alright, hinahinay lang tayo. Then, ito yung nakasun natin kami na member ng Moreco, Teresa. Yeah. Okay na pa. And mamaya 2 PM, wala nang labasan to mga pengyo. So ano bang dito na lang, wala tayong bibilin. So nasa ano naman ang aking tagabili. Sa napakahirap talaga mga pengyo. Yung tipong every boundary merong checkpoint, then hindi tayo nakakalabas, hindi tayo nakaka-ride. Very minimal yung kilos natin. Then mamaya 2 PM may curfew na dito sa amin barangay. So and thankful naman kasi wala pa naman nagpa-positive. Alright. Badoo! Yeah. All right. So, ingat penyo, saglit lang ako lumabas. And di man tayo magpapakagala. So, sana matapos na 'yung ating pandemic crisis. So, hanggang sa muli mga pengyo. Maybe next vlog natin, maglaride na tayo. Or
may gagawing home vlog uli. Tingnan natin kung anong maiisipin natin gawin. Hanggang sa muli mga Pengo, and ride safe po sa inyo lahat. Bye bye.